Napirmahan na ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11036 o ang Mental Health Act. Sa ilalim nito, pati mga lulong sa droga, maaari rin makahingi ng libreng medikasyon. Narito ang aking report. Pinirmahan na ni Health Secretary Francisco Duque III ang Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 11036 o ang Mental Health Act. Sa ilalim nito, ang mental health ay masasama na sa general healthcare system at mapapasailalim sa PhilHealth. Ibig sabihin, kasama na ang check-up, gamot at confinement sa ospital sa subsidy ng National Insurance System. Mas maraming serbisyong maibibigay sa mga nangangailangan na may mga mental health disorder. At malilibre natin ito, yung mga kanilang mga gamot, dahil ito naman ay may gamot. Higit pa dito, inaatasan ng mga regional, provincial, maging mga pribadong ospital at mga community-based health center na magkaroon ng mga unit na tutugon sa mental health. Itinatakda rin sa batas na ituro sa mga paaralan ang pag-unawa sa kondisyon ng kaisipan at ang mga katungkulan ng mga government institutions dito. Nais din ang batas na gawing conscious ang workplace ukol dito. Binibigyan din ng pansin ng bagong batas ang suicide at pagiging lulong sa droga bilang mga kondisyon ng mental health. Kaya dapat ang mga healthcare facility may mga 24-hour hotline na binabantayan ng trained person para tumugon sa mental health crisis. Ang mga drug dependent din na nais humingi ng solusyong medikal, pareho rin ang treatment na matatanggap gaya ng isang taong may kondisyon sa pag-iisip. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga mental health conditions sa buong mundo. Sa Pilipinas, mahigit 3 milyong Pilipino ang nakakaranas ng iba't ibang kondisyon sa pag-iisip. Ang pondo sa Philippine Mental Health Act, posibleng kunin sa sin taxes. Pagka ganitong pinalalawig natin ang serbisyo, yung pondo para dito ay mahalagang aspeto sa pagsasakatuparan ng batas, either by way of additional sin taxes from tobacco and alcohol.